Ika-6 ng Agosto, Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Isinama ni Jesus sina Pedro, Jaime at ang kapatid nitong si Juan at umakyat na sila lamang ang kasama sa isang mataas na bundok. Nagbago ang anyo ni Jesus sa harap nila. Nagningning gaya ng araw ang kanyang mukha at kuminang na puting-puti ang kanyang damit gaya ng liwanag. At nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya nagsalita si Pedro at sinabi niya, "Panginoon, mabuti at naririto po kayo. Kung gusto mo, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Nagsasalita pa si Pedro nang takpan sila ng isang makinang na ulap. At mula sa ulap ay narinig ang salitang ito, "Ito ang aking anak, ang minamahal, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig iyon ng mga alagad, napasubsob sila sa lupa na takot na takot. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo at sinabi, "Tumayo kayo, huwag matakot." At pagtingala nila, wala silang nakita liban kay Jesus. At sa pagbaba nila mula sa bundok, inutusan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang pangitain hanggang maibangon ang anak ng tao mula sa mga patay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Nagsasalita pa si Pedro nang takpan sila ng isang makinang na ulap. At mula sa ulap ay narinig ang salitang ito, "Ito ang aking anak, ang minamahal, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya." Sa pagbabagong anyo ni Jesus, kuminang ang liwanag ng Diyos mula sa kanyang kalooban at ganap siyang nabunyag sa 3 mga apostol sa kanyang kalakilaan at kaluwalhatian. Umakyat siya sa bundok para manalangin. Ang tuktok ng bundok ay tinuturing maging sa matandang tipan bilang isang banal na puok kung saan kinatatagpo ng Diyos ang tao. Sa bundok ng Sinai, tinanggap ni Moises ang 10 utos kung saan siya tinakpan ng ulap, isang simbolo ng presensya ng Diyos. Itinuturing si Jesus na bagong Moises, bagamat angat at higit na naiiba si Jesus kay Moises. Sa bundok ng Tabor kung saan nagbagong anyo si Jesus, sina Moises at Elias, ay nakita sa pagitan ni Jesus ngunit naglaho rin pagkatapos. Tinukoy si Jesus ng tinig mula sa langit na kinalulugdan kong anak at tinanggap ng mga apostol ang utos, "Pakinggan ninyo siya." Ang kagilagilalas na karanasang ito ang nagbigay ng katiyakan kay Jesus sa kanyang pagharap sa hirap ng Kalbaryo. Iningatan nina Pedro, Jaime at Juan ang alaala ng araw na iyon sa pagbaba nila ng bundok. Patuloy nilang sinamaan si Jesus sa pagharap nito sa maraming mga taong nagdurusa.